ini siyang, so gawa tayo ng pansamantalang circuit breaker ng solar. Ito ilalagay natin doon. Yan. Okay. Kapag nagre-repair ka ng linya, magkukunik, may pwede mo siyang pansamantala i-disconnect, hindi ka natatanggal sa battery. So yan siya makurunti siyan. So gawa lang ng paraan kasi temporary. Totally malaki mga solar panel lalagay ko dito. Maglalagay ko ng dalawang 100 watt peak para sa ating TV at isang 50 watt peak para sa mga lights at isang 50 watt peak na para sa perimeter para magdamag, merong ilaw mo kung tisyan. So itong pansamantalang breaker gabi natin. Okay lang yan. So ulit dito. So, dito na dadaan yung isang positive. Sa kabila. Samantala, para pag nag-repair ng sling niya, iupo lang yan, hindi ka na magtatanggal sa controller. Explain ko lang mo kung tisyan, ano? Itong dalawang ito, ito yung sa load side, no? Galing sa charge controller, no? Ito naman ay ito yung battery. So, ito yung ating solar panel. Okay? Yeah, battery, ito sa load. So, lahat ng load mo dito dadaan. So, ito ang indicator ng battery strength mo. Yan siya. Ito ang indicator ng solar panel. Ito man red na ito mo kung tisyan, yan yung indicator na gagana yung kanyang yung load side ng kon ng papunta sa mga ilaw. Okay. So load side. So kaya ang purpose nito mga karuntis yan para hindi ka ma excessive discharge at overcharge. So yung battery po kasi pag laging ma-overcharge is yan ay madaling masira. So pag excessive discharge naman, yung excessive discharge yung kapag kinabit mo yung battery nakarikta ka rito na gamit yan ng ilaw na masaid niya yung laman ng battery. So isa rin siya sa nagpapaiksi ng buhay ng battery. So ang pangsiyon ng controller, so kapag malapit na maubos ang battery, so meron siyang 30%, I think 30% eh, pag kuhan ko nun sa shell, 30 or 20% na naiwan na load na charge ng battery. So magka-cut off na yung controller papunta dito sa load side. Hindi na siya gagana. So, pag umabot naman siya ng overcharge, mag 13.8. So, automatic mag-off yung kanyang pag-charge ng solar panel papunta sa battery. Okay? So, yan ang siya mga condition. So,
Okay, connect na natin ngayon. So, mahirap. Ayun. Okay. Tanggalin muna natin sa battery. Ito yung positive sa kulit natin dito sa isa. Isa naka-direct dito, no? Okay? Tanggalin natin sa positive. Yun. Okay? Yun, kukunik natin ito dito. Ito yung magiging source niya. So, buwasan natin. Siguro yung mahigpit mong condition yung pag-bolt niya, no? Ay, hindi siya makaugot kasi maglulos yan. Okay. At pala yung mga brand pala ng controller, iba-iba yan, ito is stick. So, ito yung mga mamurahin lang na controller to. Pwede natin ilikod ito. Ito yung sa kabila. Kalimit yung pangit. Positive niya, punta rin sa breaker. So, dito na siya. Balik natin ngayon to dito. Ibigay mo ito na. Ito, twist mo lang. Samantala kasi babaguhin ko rin yan. So actually ang tayo po ay nagtrabaho sa isang malaking kumpanya ng solar room, which is Sil Solar Philippines. So matagal po tayo nagtrabaho yun. Mayroon tayong experience sa ating solar. Hindi rin po tayong i-unbug sa inyo pagdating doon. So mga home system, yung solar home light system lang. Kailangan ikuha natin, hindi yung malaki yan. Kalimut ako magdala ng keyboard tayo. So okay lang. Mayroon pa tayong breaker, makurinti siya. Tayo na lang natin yan pag kuwan para maganda, no? So ayan na, tignan mo yan. Ang purpose ito pag magre-repair ka doon sa mga junction box, kukunin ka doon para hindi ka natatanggal sa battery, no? Okay, off, on. So, okay, so ngayon ang gagawin natin makurunti sa temporary, tatanggalin natin ito. Maglalagay tayo ng battery. Ito. Ayan. Battery. Lagi tayo ng terminal ayo. Battery. So magdi-disconnect tayo ng ating battery, no? Disconnect tayo nito. Pero makurunti siya. Tandaan natin, ano? Ito po yung medyo advice ko po sa inyo, paggagawa kayo ng solar panel, no? Ang ating solar system. Pag naka-sit up na ganyan, so, tatanggalin natin sa battery. Huwag po natin tatanggalin yung
battery una. Kasi po, maring masira yung charge controller. No? So, ang gagawin natin, iuna natin disconnect yung galing sa solar panel. Okay? Bago tayo mag-disconnect ng battery. Kasi gagawin natin ngayon ang mga hihinang na natin kasi dati temporary lang. Okay? So, ito natin yung solar panel. Disconnect natin. Yan. Yun. Disconnect ko na yung sa solar panel bago yung sa battery. Ito yung panel. So, ingatan lang na mag-trip. Mag-short yung linya dahil yan ay 18 volts. Output niyan. Yun. So, wala na yung panel, solar panel indicator. Tipan natin pansamantala yung positive para hindi tayo makaroon ng diskresya, no? Kasi pag yan ay nag-short, maring masira yung ating tinatawag doon sa solar panel na blocking diode. So meron pong blocking diode doon, yan doon 6 amperes. Inis muna natin. So ngayon pwede natin ngayon tanggalin yung battery. Yan, okay. Tanggal tayo ng battery, lalagay tayo, hihinang tayo. Tanggalin natin to. Ito yung negative. So, ito isang positive. Pansamantala lang ito, no? Yan. So, ito na siya. Okay, so, lalagyan natin ang ito. Lapas mo na natin. Parang kanirapan, no? Yan. Okay. So, lagyan na natin siya ng battery. So, paninigatin pa ito makuha. Yan. Pupukin na lang natin. Pero mga kapatid siya, dahan-dahan ang pagpupuk nito. Paninigative yung kanin. Yung battery terminal mga kapatid siya, meron positive at negative. Yung positive yan, malaki. Yung negative, kaya lang minsan dito. Wala ka lang makuha ang available ako. So ayan, higpitan na natin. Ayan, higpit na. Ayan. Cure na maganda ang pagkakao niyan. So ayan mga kurentisyan, so na-connect na natin. Ito yung sa battery na. So ito naman ito yung sa ating charger, no. Kukunik natin siya, ito siya. Ito yung adapter, no. Ayan. So ito sa solar. So indicate din natin pag gumamit kayo ng ibang kulay. So lagyan nyo ng pula. No. Para hindi malito pagkabit. Pula. Tapos yan ay, ang dulo nito, ang pula na yan ay yun sa controller. So, connect natin ngayon. Sa pag-connect mo kurentisyan, una rin kukunik yung battery bago yung solar panel. No? So, lagi nyo natatandaan mo kurentisyan, kapag nauna yung panel, walang battery, yung kanyang kurente niyan, dito pupunta sa controller, maring masira ang controller. No? So, ngayon, kukunik na natin to. Yan. Okay? So, pula. Dito sa plus. Yan. To. At yung pula ng adapter. Samahin natin. So ito pwede rin kabitan inverter, kaya lang mga kurentisyan, kulang yung battery natin. Kailangan yan malalaking battery, no? Kulang yan. So ito natin. Okay. Tandaan nyo lagi, huwag magkakabaliktad mga kurentisyan, ano? Kasi pag nagkamali kayo, sira yan. Hindi katulad yan ng
alternate current. Sih. So, ang orang tisyan. Yan. Okay. So, tap na natin itong isa dito. Una natin yung yun, sa battery. Yan. Okay. So, pansin nyo ko rin ang current tisyan. Ilaw ng battery niyan. Ayun. Umilaw na yung battery. Power natin. So, nakakonnect na yung ating power source. Ano, ito yung battery. Ayan. Ayan. Na maigpit para walang loss. Ayan. Okay. Kasi pag nag-loss, mag-create ka ng heat. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Balik yung ating battery sa kalagyan. Okay. Kaya tayo na dire-diretso, no? So, lagay na natin siya. Yun! Sa controller charge. Okay. Ngayon connect natin yung solar panel. Yun, nag-indicator na. So ito yung ating battery, connect tayo ng solar panel. Okay, so plus yun dito, so, positive, may pula yun ng positive. Okay. Kunahin natin itong, okay naman yung negative. Okay. Okay. Yun. So, kukulit natin itong positive ng panel. Yun. So, nakita yung current siya, nag-indicate na yung ating solar panel. So, itong ating panel, itong ating battery. Okay. No, parang halos thread na to. Nako. Oo nga. So, ngayon mo kurunti siya, nawala yung pula, no? So, kailangan i-program muli na lumabas yung pula dyan. Kasi, hindi yan gagana yung mga ilaw. Kailangan ilabas mo yan, no? So, program lang ko na to. So, reset tayo. Yan. Okay? It's letter H. Skip. Letter H. Kenapa nak? Skip dito. So, yan sa mga orientation. Kailangan ko ilabas yung red. Ayan siya. Ayan. So, indicate siya na kapag magagamit na natin yung ilaw natin. Ayan. Okay.
Ogen, lumpat. Eh, si Jax, kapan naglagang kamuti, di ba? So ito mga kurunti siya, magchat-chat tayo ng ating power bank, cellphone. So ayan siya. So ayan. Ayan. So ngayon, itong adapter ito mga kurunti siya, yan. Kailangan mo lang yan ng ganito. Ayan. Ito yung car charger. So kunik mo yan dyan. Yan. So, kita niyan nag-blue. Yan. So, ibig sabihin nag-charge yan. Yung supply niya, okay? Ay, saka yan, supply, no? Ito isa, check natin. So, yun din. Meron din. So, lagyan natin ang power bank. So, ito yung power bank. So, ngayon, connect natin ito ngayon. So yun, ito natin, charging siya, makurunti siya, no? So ganun lang makurunti siya, so yan na yan siya. So pwede magkabit ka na, magcharge, yan. Yan, so automatic, meron tayong charger, solar charger. Okay, so yan lang makurunti siya. So magandang araw sa inyo lahat, at yan ay nakita nyo aking gamit na ilaw dito sa aking bahay sa bukid. Eh, magandang hapon sa inyo lahat. Hapon na.